Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and click the notification bell for more updates. So today's video po, i-review ko yung Epson L120 Edible Printer from Shopee. So yun, bali may package A and package B sila. Pero yung tinuha ko package A lang kasi mas mura siya. Bali yung difference lang nila, ito yung nakuha ko na package A. 9,900 something, tapos 10 pieces na wafer, tapos yung 11,000 plus, may kasama siyang 50 pieces na wafer. Bali, kinuha ko yung package A kasi may nakita kong mas mura na bilihan ng edible wafer. Ayan, ilalagay ko na lang dyan na nakuha ko lang siya ng 50 pieces. Nasa 1,300 lang siya. Tapos, andun na yung free delivery. So, let's start na natin. So yan, nag-ready ako ng multi-print natin. Pero bago yun, set muna natin yung printer. Sobrang nakatipid ako sa ano, pag bilhin ng printer nito kasi yung dati nakikita ko sa Shopee ko kasi nakikita eh. Nasa 15,000, 11,000. Ito lang talaga yung pinakamura na dito ko. 10,000. Tapos, ang maganda pa doon kasi yung dati kong printer L120 din. Kaya hindi ako, medyo hindi ako mangangapa. Kapareho siya ng dati kong printer. Ano to? Ano to? Ito yung connector niya sa laptop. Tapos, ito naman yung saksakan niya. Tapos, ito na yung edible food, edible ink. Grabe siguro mga mga ano 3 years ko pa siya bago ko siya nabili. Tagal no. Talagang pinakahihintay ko to. Siguro sa lahat ng mga baker diyan, mga gumagawa ng cake. Gusto talagang mabili tong printer na to. Pero kung huwag niyo madaling guys, dadating din kayo doon. Saka hindi mo naman siya kailangan all the time eh. Kaya tiis-tiis muna sa amin. Kaprint sa iba, ganun. Okay lang mo. Kung hindi niya siya mabili ngayon. So, ayan.
ilagyan na natin. Bale ito, black. So, dito natin siya ilalagay. Dito. Tapos, parang may naka, may ano siya dito. Tawag na. Parang may arrow siya. Na hanggang doon mo lang ilalagay. Yun. May ano siya. Listen lang natin. Ano na ito? Listen. Bali, ayun, maganda pala to, kaya isa din kung bakit ko binili tong printer na to, kasi napakadali niyang i-refill. Ayan, ganyan lang, hindi mo na siya kailangan buksan pa yung printer, ganyan. Sobrang dali niyang, so ayun, nagkamali ako ng lagay ng ink. Oh my god, na-stress ako. Bali, yung pinalitan lang, binuksan namin ito. Tapos yun, pinagpalit lang namin. Dami na, naka-stress talaga. Sabi ko, bago-bago. Biglang nag-iyan ko siya. Ayan, tuloy na natin. Natin ulit, ayan. Blue, dito. Kamali na naman ako. Ayan doon. Ayan. Tapos, yung pink. Yan yung last color. Dito na siya. Magenta. Yan. So, tapos din yung ating struggle. Yeah. All are set. Iko-connect na lang natin yung printer sa ating laptop. At start na natin siyang ipiprint. So, ayun guys. Huwag niyo akong gagayahin. Bali, hindi ko sinunod yung instruction nila na hindi ko nakita nakalagay pala dun sa box. Pagka-open mo ng box. Buti mabait sila. Chinat ko sila sa official page nila. Ayun, nagre-reply naman sila. Tapos yun, yung first step and second step, which is alisin daw yung blue tape sa my printer, tsaka yung i-attach yung USB cord to laptop or PC. Yun, nagawa ko naman. Yun lang yung pangatlo, hindi ko nagawa na kapag daw yung orange light, i-press lang ng 5 to 10 seconds. Hindi ko siya nagawa. Tapos yun, sa pang-apat, yan, pag may naririnig pala na tumutunog sa my printer, dapat pala hintayin ng 15 to 20 minutes. Kaso hindi ko siya inintay. Kala ko kasi same lang din siya sa printer ko na old, which is nabili ko lang siya ng second hand. Kaya yun. Dapat pala hintayin muna ng 15 to 20 minutes. Kasi nga nagkakarga yung ink sa my ating printer. So ayun, sa wakas na gumana din kasi nasunod natin yung instruction nila. So guys, next time dapat pagka i-open nyo yung printer, sundan nyo yung instruction para hindi kayo magaya sa akin. Ayun, quick review pala. Maganda siya. Okay naman yung print niya. Yun nga lang yung wafer paper nila, yun na yung napansin ko. Medyo manipis. Hindi siya gaya nung pinapagawa ko or pinapaprint ko sa shop na medyo makapal siya. Though, sabi naman nung owner, sabi naman nila sa official page nila na dapat daw ipatong sa fondant para daw maganda yung kakalabasan.
So yun, sulit naman siya, maganda. Maganda yung pagkakaprint para lang siyang normal printer. Yun, sobrang tipid niya kasi sa halagang 10,000 pesos lang may edible printer ka na. So yun lang guys, sana may natutunan kayo or may nakuha kayong idea. Or kung nagdadalawang isip kayo kung bibili ba kayo ng edible printer, yes, ito na po yung pagkakataon. So, yun lang. Please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Bye!